morning everyone and welcome back to another vlog. So hindi na ako nag-vlog kanina umaga kasi nalubat yung aking cellphone. And then magba-vlog sana ako on the way to school kasi ako yung nag-drop kay Kira this morning. But then iniwan ko siya naka-charge or else hindi siya full charge. Kahit na ito hindi to full charge, tinanggal ko lang kasi pupunta ako sa work soon. And bago ako pupunta sa work, is meron akong appointment sa aking GP. So hopefully mabigyan ako ng cream today sa aking kamay kasi masakit talaga siya. Especially kanina umaga guys, napaka-numb. Napaka-numb looking niya. And hindi naman siya masyadong sore looking. Pero masakit talaga siya pag na-bump sa mga corners. You know? So, see, ako yung naghatid kanina kakira sa school. Actually, medyo early nga kami kasi early kami nag-ready. And then, ako din yung magsusundo sa kanya mamaya. So, hopefully maka-vlog ako. And yeah, so 10:45 yung aking appointment is mag-10 pa lang ng umaga. So kakain muna ako ng aking breakfast. And then nagkape na ako kanina. So kakain muna ako para makainom na ako ng vitamin B12. So yeah, naglinis ako ng dining. Siguro gusto ko sana mag-vacuum pero sabi ko mamaya na yan pagkatapos kong mag-work kasi kakain pa ako. At saka unahin ko munang yung gusto kong gawin bago ako maglinis. So, siya, kakain muna ako guys kasi nagluto ako kagabi ng ampalaya na may itlog. So, tatapusin ko siya para maubos ko na. Niluto ko yan kagabi after ko mag-work kasi nag-work ako kahapon ng till 5:30. So, yeah. So, medyo malamig today pero at least may araw. So, yeah, kakain muna ako guys. And then, try kong mag-vlog. Kunti lang kasi pero hindi ako mag-vlog nandoon ang doktor ha. Mag-vlog lang akong on the way to ano ba doon sa doktor. So on the way na ako sa surgery. Maaga pa ako. 10:25 pa lang. 10:45 pa yung aking appointment. Sabi ko punta na lang ako. Wala na kasi akong gagawin din. Yeah, so malapit lang din to. Pagliko lang. 3 minutes walk lang to sa amin. Kaya hindi sana ako early kaya kasi nga malapit lang. Wala kasi akong gagawin. Buti. Sabi ko, punta na lang ako kahit maaga pa. Yan yung Morrison, oh. Diyan lang siya. Dito lang. Sa side na to yung surgery. And then, after nito is, pa-work na din ako. Kasi 11:30 yung pasok ko. Tayo. Siguro busy to. Kasi, dito tayo sa mag-o-open siya. Hindi ko na natapos yung video ko pa uwi. So, kumain lang ako. So, galing na ako doon sa doktor, no? So, madali lang ako doon. Mga 10 minutes lang. So, sabi ng doktor, meron lang akong hand eczema. So, hand eczema, guys. Yun, prone yun sa mga babies din. So, kahit si Kira, meron ganun nung baby pa siya. So, yung kailangan ko lang gawin is, hindi ko alam kung saan ako allergy, guys. Kung sa panghugas ba o sa gamit ko ba sa aking face or hindi ko alam. So, basta hindi ko talaga alam. And sabi ng doktor is, when it comes naman daw sa kulay ng aking hands, wala daw silang magagawa dyan. Kasi nga, dahil sa panahon, malamig talaga dito sa UK. So, yung gawin ko lang daw is keep my hands warm. Ganun lang, maglagay lang ako ng gloves. As much as, you know, lumabas ako. O kahit nandito ako sa bahay, mag-gloves ako, ganun. So, kasi kahit daw yung anak niya, may ganun din daw. But hindi daw ganun para sa akin. As in talaga, worse daw. Pero, binigyan niya ako ng, niresetahan niya ako ng steroid cream, which is ikulay ko on the way mamaya. Ngayon, pagkatapos kong kumain, pupunta na ako sa work, pero ikulay ko muna yun. Para malagay ko siya. Take muna ako ng vitamins. And anyway, uuwi naman ako sa Pinas at saka summer sa Pinas. So hopefully, mayroon tayong kaibahan sa ating kamay, no? Kung mag-iba man siya, hindi na tayo manirahan dito sa UK. Tsa! Kukunin ko na yung aking equipment. Hindi pa ako mapasok kasi may tatlong tao pa. Magkaguot me. So, tapos na akong mag-work. Hindi ko nakuha yung aking cream kasi busy kasi sa loob. Tapos kailangan ko na pumunta sa work. So ngayon, tapos na ako sa work. So kukunin ko na siya. So kahit maraming tao, pwede ko na siyang kunin kasi wala na akong gagawin.
Pero magsundo ako kay Kira sa school. Pero maaga pa naman tupa. So kukunin, I mean, sunduin ko siya ng mga 2:45. Mag-start na ako maglakad. Parang kung walang tao sa loob, diyan ako pupunta sa Safeford Pharmacy. So diyan ako pupunta. So, magluto lang ako ng chicken nuggets kasi dalhin ko sa school. Kasi parang ano ni Kira ba, late lunch. Kasi hindi kasi yan siya masyadong kumakain sa school talaga. Kasi busog-busog daw siya sa breakfast. So magluto tayo ng chicken nuggets at dalhin natin sa school. Pasensya na kayo sa aking itsura na ganito kasi malamig kasi talaga yung dito ba sa ano dito sa my neck area. So we just picked Kira up from school, my mother-in-law and myself. Nandito kami sa bahay nila in-laws. How about na ng hair ni madam? Granddad is in the kitchen. What happened? Nagkain muna si Kira kasi naluto. Don't show my uniform! No, I can edit that. No, ma'am! I'm not letting you do that. $100. What's your purchase here? $100. Probably going to see it. I mean, it's cold. Ako din nagkape ako. Hingi ako kay madain mo ng kape. Do you have $100 on you? Yes. Magkape sana ako kanina kasi ano. Sundo pa rin lang. Wala kang pa rin. $100 exactly. What did you eat, Bob? One from the seafront, and I'll just turn around and come back. Yeah, look at that sunset, it's really nice. It's a lovely, nice, beautiful sky, but that means it's going to be cold tonight. Is it when it's like this? Yeah, listen, when it's. If there's red clouds in the air like these ones, oh, that's alright, we'll just pull in over here, and you can, because the best bit's this way. Egg, is it? Okay. Right. Is he gone? Person sitting on the bed. Right. Looks nice. Woo! Come on, run! So, we're back. Galing kami sa gymnastics. So, and then pumunta kami doon sa seafront area kasi maganda yung sunset. So, ngayon is 5:35 na at ako'y magluluto na ng dinner. Grabe, ang busy ng araw na to, feeling ko. Doctor's appointment, go to work, come back dito sa bahay. And then nagluto ako ng pagkain ni Kira sa school. And then after half an hour, pumunta na naman sa lesson niya. Ngayon magluluto. Pardon, Babs? I need a picture of the sun setting. Yeah, I sent it in the group chat. I will show you in a minute. So magluluto na ako ng dinner. So yung lutuin kong dinner is, i-on ko muna tong oven. Ano? I don't think gagamitin ko to. Tingnan nyo, sa basic ko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Masayang na naman to. Kahapon pa dapat itong gagamitin. Pero okay pa naman to today. So gagamitin natin siya. And then lagyan ko si Gabe ng salad at saka chips. Yun yung dinner niya. Hindi lang dalawa actually. Pagkain na din ko ni Kira. Grabe, ang busy talaga today. Gawan ko si Jeep ng salad. Dapat bukas ko na lang kukunin kasi pumunta ako kanina sa pharmacy. May mga tao. Ayan, ayoko naman magstay doon kasi nga may lesson pa si Kira. Malilate pa kami. Dito ang live sa ibang bansa, guys. Walang yaya. Kaya work. Buti na lang wala akong pasok today. I mean, sa isa kong long hours ba? Kasi pag long hours talaga, yung mga in-laws ko yung nasusundo kay Kira sa school. Kasi nga, minsan, hindi kaya talaga. Kaya, salamat na lang talaga ako sa mga in-laws ko. Lagi natin si Dave ng salad para at least healthy naman kahit pa paano. Tapos si Kira, naghahanap pa niya kanyang football uniform kasi bukas daw gagamitin nila sa school. Kasi non-uniform day bukas. Parang kahit anong, ano ba, damit na may numbers, yun. So, yun yung susuotin nila bukas. So, ito yung salad nila. Lagyan natin siya ng pomegranate na ano sauce.
So ito yung sauce. Ano bang sauce oy? Okay. Ganun lang, kunti lang. Malasa kasi talaga to. Kaya kunti lang yung ilagay mo. Okay, na yan. Akin is nilagyan ko ng avocado kasi ako lang yung kumakain ng avocado dito. Tsaka yan, pandip. Si Kira, ano lang yan sa kanya, cucumber. Tapos na kaming kumain, mga ka-wonder. As you can see, nag-ano na ako, kanilalamig talaga ako. So, ito na yung aking cream na nakuha na ni Dave doon sa pharmacy. Hindi talaga ako nabuso sa kinain ko. Gusto ko sa kasi talaga mag-rice. So, ito siya. Iomovate. Iomovate cream. Iomovate. So, yan siya, guys. Ito siya. Gagamitin natin yan tonight. Sabi ng doctor, twice a week. Twice a day lang daw. And then, mag-gloves ako ba para maano ba siya, mababad yung kamay ko. So yeah, maghugas na tayo kasi si Dave nag-shower, tapos si Kira is maliligo na rin siya after ni Dave. So maghugas muna tayo. Maghugas tayo para bukas. Maganda yung mood natin, walang hugasan. Hindi ko rin kayong matulog na may hugasan eh. Nakakamudi sa umaga. So tapos na akong naghugas ng mga pinggan. So mag-ano muna ako, mag-hambal tapos para magamit ko na siya para malinis na yung aking kamay pa. Hopefully mag-work siya, no? Meron man ako ganito nung una, pero parang ibang brand to. So yeah, so kailangan ko na i-end yung vlog kasi si Kira maliligo na din siya. Nanood siya ng TV sa sala. Si Dave nag-shower while ako nag-hugas. And then yeah, so thank you so much guys for watching. Medyo busy ang araw na to, pero parang paputol-putol, pero naano pa rin natin guys, matapos. So yes, thank you so much guys for watching this vlog. And I hope to see you guys on my next one. Hopefully, makapag-vlog din tayo bukas, no? So yeah, thank you. Bye-bye!